Ano bang gusto niyo makamit itong 2024 kahit nasa gitna na tayo ng napakainit na panahon? Maging masaya lang po. Maging masaya? Yes. Same lang, maging masaya. Okay. Kayo ba'y masayain ba kayo o malungkutin ba kayo sa simula itong taon na to? Siguro po mas madalas yung lungkot. Okay. Madalas talaga yung lungkot. Ang sakit ng 2024, di ba? Yes. Okay, sige. Tanong ko lang kung okay lang kung sagutin niyo to. Kung ayaw niyo, wala mang problema. Ano ba yung kalungkutang na dadala niyo? Kahit lang one word lang. Hindi naman kailangan to be specific unless gusto niyo po. Yung sa buhay po. Yung life talaga. Yes po. Kayo po. Ano? Ano ba yung nadadala niyo? Bakit kayo nalulungkot itong taon na to? Basta nakakalungkot ang buhay. Okay. Sige, naiintindihan ko. Pero tanong ko lamang, sabi kasi na maraming Pilipino, kaya daw isang tao ay malungkot o malungkutin ay dahil wala po silang pera. Naniniwala kayo ng dahilan daw kung bakit sila malungkot yung isang Pilipino? Walang pera? Hindi po. Hindi? Hindi. Bakit po? Kasi po minsan naman, kahit konti lang yung pera ko, nagiging masaya ako. Kaya ko naman maging masaya kahit walang pera. Kanya nga lang, sa isang banda, kailangan mo talaga ng may pera. I see. Eto, sa tingin nyo, ano bang gusto nyo ba sa buhay? Meron ba kayong makakasama o gusto nyo mapag-isa? Pagsasabi ko kung po may makakasama, not necessarily special someone, pero meron kang kapamilya, kapatid, mga kaibigan, at iba pa. Gusto nyo ba meron kayong makakasama o gusto nyo mapag-isa? Both po. May times na gusto ko, may times na gusto ko ako lang. Okay po kaya? Ano? Ganun din, syempre. Kailangan mo rin mapag-isa minsan. Kailangan mo rin na may kasama. Sa tingin niyo po ba, talamak na po ba ang trust issue sa panahon ngayon? Opo. Okay po. Ay, sobra. Bakit po? Kasi sa ano, parang generation ngayon, parang ang dami ng hindi mapagkakatiwalaan. Ganun din. Okay. Sige, ganito. Meron mo mga kalito na tanong. Mas mabilis po ito, pero sunyong po ito, no? Tanong ko naman, kayo po ba isang mabuting tao po? Minsan. 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 Kung i-read niyo po sarili niyo from 1 to 10, 1 as in worse or 10 as in perfect, as in mabuti kayo, paano niyo i-read sa sarili niyo from 1 to 10? 8 po. 8? 6. 6. Okay, I understand. Pero tanong ko naman, kayo ba yung mahilig magbasa ng dictionary? Hindi po. Hindi? Hindi. Nakakatamad. Pero nakakapag-search naman kayo kay Google pag hindi nyo alam ang isang salita. Lagi po. Bigyan ko kayo ng konting trivia o konting kaalaman. Kahit gabi na, no? Ganito lang yan. Sabi kasi sa dictionary, para masabi daw na isang tao ay mabuti or good, ito daw yung tinatawag na moral excellent o morally upright. Ibig sabihin daw na moral ay ugali daw muna ng tao sa kanyang sarili na dapat walang ginagawang masama, walang ginagawang krimen, at wala daw sinasaktan na tao kahit sanggol. Pero tingnan natin po itong mabibili sa tanong kung talagang tutugma ito. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Yes po. Maraming beses. Yun nga pong problema, no? Ang una po matututo ng bata ay magsinungaling at lahat taga tayo dito ay guilty. Kasi kasama nga po dito ay yung pagtatakpan pa ng sikreto kaya nagsisinungaling. Yun nga lang, guilty tayo lahat dito. Pero ito po, kayo po ba ay nakapag-nakaw ng isang gamit? Kahit po ni lapis, ballpen, barya, kahit anong pangalaga yan? No po. Never pa? Ng no. Ballpen? Kahit sa internet, yung mga libreng music, pero totoo, may bayad? Hindi po. Okay. Ako ballpen siguro. Ballpen lapis. Alright. Ay, tumimigay ka. Ah, okay. Well, sabihin na natin po, niniwala naman ako na may mga taong likas na hindi pa nakapagnakaw, pero huwag lang sana dumating yung araw na yun. Kasi kahit nga naman tao may pera, minsan nagnakaw pa rin, no? Kasi may mga tao na kaya daw nakapagnakaw, ay dalawala yan sa presyo. Gusto nila isang bagay ng walang kahirap-hirap. Yun nga lang, ang problema, may mga tao pa rin dito na guilty. Pero ito po, kayo po ba'y nakaranas na maggalit sa isang tao minsan? Opo. Nawawala ba stress natin pag tayo nagagalit o lalong tumitindi po?
tumitindi po. Lalong tumitindi. Yun nga po ang problema po, no? Normal naman po na pag po tayo magagalit, syempre masasaktan. Alam naman po tayong tatawa o ngingiti. Baka baliw na po yung tao na sinasabing hindi siya nasasaktan o nagagalit. Pero deep inside, baka na lang kayo eh gulatin na lang kayo ng taong binusa lang niya ang galit sa kahit sino. Meron kasi sinasabi na hindi natin daw kailangan na pumatay, manapak, sampalin isang tao. Ang kailangan mo lang po ay magtanim ng galit, di mo kailangan magmura, eh parang nakapatay po tayong tao pero hindi po literal, galing sa ating puso. Yun nga lang, eh lahat taga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan pag kayo nagugulat, napapa-OM, alam nyo na po yun. Opo. Mm-hmm. Kani. Okay, tanong ka lamang. Mahal nyo ba ba nanay nyo? Opo. Oo, sobra. So, halimbawa, kahit gabi na po at kayo nagpapahangin kayong dalawa dito, eh bigyan na lang na po yung mata nyo, kunwari lamang ha? Kasi gabi na, pwede mangyari yan, kunwari. Eh, nagkagulatan kayo, eh, instead na pangalan ng Panginoon, ang nabanggit nyo ay pangalan ng nanay nyo bilang panggulat lang, parang OM, ganun-ganun. Pero wala naman siyang kinalaman dito, na nandito sa Sampaloc Lake at sa pagkapuhi ng mata nyo. Wala siyang kinalaman dito. O wala nabanggitin yung nanay nyo dito bilang panggulat lamang? Hindi po. Hindi. Bakit po? Ano nga po ulit? Okay lang ba? Okay, relax. Okay lang ba nabanggitin nyo ang pangalan ng nanay nyo bilang panggulat lamang? Kahit wala siyang kinalaman sa pagkaupuwi ng mata nyo, kunwari? Hindi po. Hindi? Hindi. Bakit po? Hindi ko rin po alam. Hindi ko naman po kasi lagi siya binabanggit. Hindi madalas okay sabihin ng pangalan. O nga. Pero ang sagot lang po yan, syempre nanay nyo yun eh. May respeto po kayo. So pag binanggit nyo ang pangalan niya sa walang kabuluhan, magagalit po yun. O kahit ata sinong tao, magre-reklamo yan kagad-agad. Pero sana, may meron tayo sana tayong mindset na kapag sa Panginoon, hindi po siya dinisenyo na pag nadapa, minura ka agad. Kapag nag-aaway, minura sa Jesus Christ. Ano mong kinalaman doon sa away nyo? Mula sa Kanya. Kasi ang tawag kasi po doon ay blasphemy o pambabastos. Siya ang naglikha ng mundo ng mabuti, pero tayo po ang gumagawa ng kapahamakan. Yun nga lang, lahat talaga tayo dito ay guilty. Lilinawin ko po, hindi ko po inuusgahan. Ito'y para lang malaman kung tayo po isang mabuting tao. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po'y mamamatay, hindi po ito pananakot at aharap tayo sa judgment day sa Panginoon, sa judgment day, kayo ba'y guilty o innocent po kayong tao? I think, guilty po. Guilty. Saan ka kayo pupunta kunwari? Sa langit ba'y pupunta o sa impyerno po? Wala pong lupa. Tanong lang. Usapan natin kanina. I think siguro po dahil sa mga kasalanan, baba po. Sa impyerno, okay po? Hindi ko alam. Hindi nyo alam. Okay, tanong ko lamang. Sa tingin nyo ba, ang Panginoon ba ay nagsisinungaling? Hindi po. Kasi ganito po yun. Kasi halimbawa, parang isang kriminal na nakapatay siya ng tao, nagnakaw siyang pera sa bangko, nauli siya ng pulis at ito po ang sasabihin niya sa korte. Judge, opo, guilty po ako. Pero parang hindi ko po alam kung sa kulungan ako mapupunta. Siyempre kalokohan po yun. Kasi ibig sabihin nun, ano man ang paliwanag ng kriminal, kailangan pa rin siyang itapon sa kulungan kasi kailangan niya pagbayaran. Tama po ba? Tama. Apo. So yun nga siya pang problema po, no? Sabi kasi sa Biblia, hindi po ito galing sa akin. Ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaano, mabigat, ay walang makakarating sa langit. Hindi makikita ang kaharian ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagbabagang apoy o impyerno. So ang tanong ko po ay ganito, sa tingin nyo, kayo ba'y nag-aalala na maaaring kayong dalawa ay sa impyerno mapupunta, pero hindi lang po kayong dalawa. Tayo pong lahat, kasi may nagawa tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Nag-aalala po ba kayo dito? Mm-mm. Apo. Kahit hindi ko po kayo kilala, at nagkausap lang tayo ng ganitong minuto lamang, syempre, dapat po tayo mag-alala. Kasi po, buhay po ang pinag-uusapan natin. Kagaya nito, kayo po ba ay natatakot sa kamatayan? Apo. Kung kayo po ay mabibigyan ng pagkakataong mabuhay ng mahaba, kung talagang posible ito, ilan pa kayang taon na gusto nyong marating sa buhay? Ilang years? Siguro po. Yung sapat na natanggap ko na ng buong buo yung Panginoon. Like 100 years?
Yes po. Ah, ganun kayo po? Habang buhay. Habang buhay. Pero tanong ko lamang, eh, alam niyo po ba kung hanggang kailan kayo mamamatay? Hindi po. Hindi po. Yun nga. I mean, rather tanong ko sa'yo kung alam niyo po ba hanggang kailan kayo mabubuhay rather? No diba? One. Hindi. Hindi. Yun nga po ang problema. Hindi ko po kayo tinatakot. Kasi napakaiksi nga po talaga ang buhay dahil ang buhay lamang ay hiram lamang. Eh, wag naman po sana lang, no? Wag naman po sana na bigyan pag-uwi nyo, bigyan na kayo ng aksidente. O minsan, may mga, meron po dito sa lugar na to halimbawa, or sa somewhere around dito sa lugar na to, may mga nare-report, may mga nawawala. Hindi ko po itinatakot, ha? Hindi ako manghuhula. Ang iksi kasi ng buhay, yan, kagaya niyan, kagaya niyan. Hindi natin po talaga alam. Kasi iba-iba po. Oh. Hindi mo po masasabi. Totoo. Ang problema, kanya-kanya po tayo ng expiration date. Pero hindi para takutin po ang inyong sarili, kundi lalo tayo magtiwala sa Panginoon. Kasi ganito po yun eh. Ang Panginoon po kasi, hindi lang siya galit sa kasalanan, kundi sa makasalanan tulad natin. Kaya ang poot ay nasa atin. Yan ang justice ng Panginoon, kaya automatic sa impyerno talaga tayo itatapon. Pero, pwede po magbago ang lahat-lahat kapag narinig natin itong salita na to. Narinig mo yung salitang mercy, M-E-R-C-Y? Apo. Apo. Ano kaya sa Tagalog nun? Any idea? Ano? Nagsisimula sa letter A. Tapos ang end niya letter A din. Tatlong letra. Mercy? Sirit na. Google. Oh, sirit na. Pag sinabi po natin pong mercy ay awa, narinig niyo yung salitang awa? Apo. Mm-hmm. Ibig sabihin, pwede tayong humingi ng awa sa Panginoon na inaamin natin na tayo po yung makasalanan, inaamin natin na tayo po yung mahina, at tayo po ay humingi ng tulong sa Kanya. Kasi alam ng Diyos na hindi po kayang iligtas ang ating sarili, kaya tayo hihingi ng awa sa Kanya. Dahil ang Diyos po kasi, bangamat galit siya sa atin dahil tayo po yung mga makasalanan, pero nahabag po siya at nanaig po yung biyaya at ang awa. Kaya pag tayo lalapit sa Kanya ng awa habang buhay pa, ay hindi niya po yun ipagkakait sa atin. Dahil ito po ang tanong. Ano kaya ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po yung makalis po sa judgment day? Meron ba kayong idea po? Ano? Sinacrifice niya po yung sarili niya para po sa ating lahat. Ganun din. Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Tama po. Pero po, ang ginawa po ng Panginoon Jesucristo, binawi siya po yung kanyang buhay dahil gusto niya po magmalasakit sa lahat-lahat. Wala siyang ginagawang masama. Gusto niya lang niya tumulong sa ating lahat kasi yan yung pag-ibig na walang kapalit or unconditional love. Ang problema, yung mga tao na ayaw ng katotohanan, ayaw nila may nagmamalasakit at gusto nila na sila masusunod. Yan yung dahilan kung bakit Jesus ay pinatay, ipinako sa krus, at namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Pero Jesus kasi hindi lang siya tao. Siya rin na Diyos na alam niya na pagbabahagi ng katotohanan, ikapalitikan niyang buhay. Namatay siya doon, pero siya nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na natalo po ang kasalanan, natalo po ang kasamaan, at yan na po yung sinasabi ng maraming Pilipino na kahit malungkot ang buhay, ay may pag-asa. Dahil ang pag-asa po ay naka-root or nakapunto or nakaturo sa Panginoon, hindi sa tao. Yan yung dahilan kung bakit ang kanya pong dugo ang naging kapal ito upang mabayaran ang kasalanan sa libutan. Pero ang kaligtasan po ay nasa biyaya ng Panginoon at wala sa ating mabuting gawa. Kasi nga, parang halimbawa, kung isang tao po ay guilty, pwede po siyang palayain dahil may nagpiyansa. Narinig mo yung salitang piyansa? Opo. Opo. So, ibig sabihin lang po ng piyansa ay yun nga, yung pwede siya makalaya pag may nagbayad po ng danyos. Ibig sabihin, pwede magbagong buhay na ang isang tao. Yun din po ang ginawa ng Panginoong Jesucristo lamang. Ang kanya pong buhay ang naging kapalit dito upang mabayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Yun nga lang, ang kaligtasan po ay nasa biyaya ng Panginoon at wala sa ating mabuting gawa. Pero may dalawang bagay po para makamit ito. Una, narinig mo yung salitang repentance? Hindi pa po. First time? Yes po. When we say repentance po sa wikang Pilipino ay pagsisisi sa kasalanan. Halimbawa,
Kapag kayo nagkasakit, di ba gusto nyong gumaling? Apo. Apo. Sa tingin nyo, pag kayo nagkakasakit, makakapasyal pa kayo kaya kayo dito sa Paloclic? Hindi po. Hindi. Siyempre, kalokohin niya, may stressan ko talaga kayo. Kasi ibig sabihin, kung gusto natin gawin dito, huwag tayo kaagad basta-basta magkasakit. Pag tayo nakagawa ng kasalanan, patuloy po natin itong pagsisihan at lagi natin babaguhin ating puso at isipan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang bilang Panginoong Tagapagligtas. Pag nagawa natin dalawang bagay na yun, tsak, patatawarin tayo ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So kapag isang tao po ay nagsisi sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang. Ngayon, may mga ilan na lang po ang tanong bago po umalis, pero ito po. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kayo ang totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Opo. Pag-iisipan nyo po ba ating napag-usapan po? Ano po? Pag-iisipan nyo po ba ating napag-usapan po? Hindi po. Ba? Hindi ko marunin. Ulitin ko po, dahan-dahan. Pag-iisipan nyo po ba ating napag-usapan po? Opo. Opo. Kayo ba'y nagbabasa ng Bible araw-araw? Tanong lang. Hindi po. Hindi po. Pero nabuklat niyo na po siya. Yes po. Di ba ni Mao, pag kayo nagugutom, kakain po kayo, tama po ba? Opo. Opo. Eh, so halimbawa, sarado na ang tindahan dito at ang bukas lamang po ay ang tinatawag nating mga convenience store. Tatakbo kayo, bibili kayo ng pagkain kasi kayo po ay nagugutom, tama po ba? Opo. Sana po, ganun din sana po ang mindset kapag pinag-usapan natin po ay ang Bible. Dahil ito po yung kanyang salita para maging gabay natin para hindi tayo mapahamak. Kasi po, ang buhay po natin ay hindi lang po sa physical, sa social, emotional, or sa mental. Pati po ang spiritual. Kasi yan po yung limang mahalagang bagay para isang tao po ay pwedeng humaba ang buhay kung yan ang nais ng Panginoon sa ating lahat. Kasi ang bad news, lahat po tayo guilty, lahat po tayo ay makasalanan, sa impyerno talaga tayo itatapon. Pero mabuting balita, marami po maliligtas. Hindi dahil sila yung mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Sa pagsisisi sa kasalanan at sa pananampalataya sa Panginoon sa Kristo lamang, sila yung maliligtas dahil yung sabihan ng Panginoon. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po dito sa munting oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala po. Wala po. Maraming salamat po at magingat po kayo. God bless po. Thank you po. Thank you po.